Yo, what's up guys? Don Vinci here. Good morning. Mabilis ang vlog lang kasi mag-iiwan lang naman ako ng vlog sa inyo gawa ng for sure once na na-upload to sa YouTube channel ko. Buong biyahe na kami pa ano niya, pa Ilocos. So, yun nga, mag-iiwan na ako, guys. Anyway, itong vlog na to is about sa KYT and Fargo na Pirate, yan. KYT and Fargo Pirate, guys, di ba? So, bago ko simulan itong vlog na to, ayokong i-claim na expert ako pagdating sa pag-review ng helmet, guys, since sa alam ko sa sarili ko na hindi ako informative pagdating sa ganyan. Kaya madalas ang ginagawa ko, nagbibigay ako ng impression, experience ko, kumbaga, kung anong na-feel ko, kung anong na-experience ko sa helmet na to, ganyan, or sa mga products na natatry ko. So with this particular helmet, guys, bibigyan ko kayo ng impression kung anong meron sa helmet na to. But anyway, gusto ko muna magpasalamat kala Sir Ken Go, kala Ma'am Nor, sa ng Ken Motor Gears, kasi sila yung nag-provide ng helmet na to, guys. Ayan, KYT NFR Pirate, kasi kung hindi dahil sa kanila, hindi ako magkakaroon ng ganito. So yun, quick backstory muna sa experience ko with this helmet. Bago ko bilhin yung AGV helmet ko, guys, last 2017, naghahanap talaga ako ng KYT. KYT talaga ang first option ko. Kasi nung time na nakita ko yung KYT, nakuha agad yung attention ko dahil sa graphics, sa style ng helmet, ganyan. Kaya nung bibili na ako ng helmet, KYT talaga ang hinahanap ko. Yun nga lang, nung time na din na yun, parang hindi pag ganun ka usbong or kasikat ang KYT helmets. Kasi yun nga, mostly sa Thailand and Indonesia madalas ang KYT eh. Pero dito sa Pilipinas, hindi pa ganun ka sikat. Pero yun nga, ang nabili kong helmet is AGV. AGV helmet muna. Then after a few months, around September 2018, nakita ko yung shop nila Sir Ken, nila Ma'am Nor. So, pinisit ko yun. Bumili ako ng KYT NFR. Tapos, ang isa pa kasing reason, si Casey rin kasi, naka-KYT NFR. Alam niyo naman, clash na clash yun si Casey na. Kaya bumili na rin ako ng KYT NFR, which is very very good decision on my part dahil hindi ko pinagsisiyahan yung pagbili ko ng helmet na yun. Kasi nga, sobrang ganda, sobrang, kumbaga satisfied ako sa helmet na yun. Hindi to sa pagiging bias with the brand, guys, kasi based talaga sa experience ko, hindi ako pinahiyaan ng KYT. Although may mga negative akong masasabi, pero mamaya na yun. So, yun. But with this helmet, guys, ito nga, KYT NFR Pirate. Bagong design lang nila to, since ang madalas nilang nakikita akong design is yung KYT NFR track red, track gray, tapos kung ano-ano pang NFR na design. Pero itong Pirate, parang bagong labas lang nila. This year lang yata, 2019, nalabas tong NFR Pirate. Tapos ayan, ito yung setup ng GoPro helmet ko, guys, ng GoPro camera ko. Then kung mapapansin nyo, diba, napalitan ko na yung ano niya, face shields. Kasi yun nga, ang maganda kasi sa KYT, pwede mong bilan ng mga aftermarket parts. Like ito, yung face shield, pwede mong lagyan ng mga decals, tapos spoiler, diba? Ayan, pwede mong lagyan ng spoiler. Detachable tong spoiler na to, guys. Kumbaga dagdag pogi points lang. And reflectorized to, itong spoiler ng KYT NFR. And sa napansin ko kasi, parang sinusunod na rin nila yung ganitong klaseng norm ng ibang klaseng, ng ibang brand ng helmet. Like, may nakikita na akong brand ng helmet na talagang nabibilan na ng spoiler. Gumagawa na rin sila ng spoiler for their particular helmet. Meron naman mga helmet din na parang binil-in na lang nila yung spoilers para dagdag forma. Since, kasi tinanong nyo naman, diba? Dagdag forma naman talaga kasi ang spoiler eh. Hindi ba? Yan. Diba? Yun nga, ang maganda pa kasi sa KYT helmet na to, magaan lang siya, guys. Magaan lang siya kapag sinuot mo sa ulo. Although, pag sa ngayon, medyo may kabigatan dahil sa camera. Pero kung walang camera yan, magaan lang talaga to, guys. Kala mo para siyang ano, hindi ko siya masabi kung anong weight niya. But still, lalagay ko na sa screen ko ano yung mga specs ng helmet na to. Nakikita nyo na rin kung anong weight niya. Then it comes with Asian size. Pag sinabing Asian size, ito yung may mga helmet kasi na parang sa ibang brand, sa ibang gawa, malaki sa ulo natin. Which is, tingin ko, very 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 uncomfortable yun pagdating in the long run. Kasi maluwag na nga, at the same time, lalambot pa yung foam nun. Ito sa KYT, Asian size nga,
kumbaga sakto lang talaga sa ulo natin. Like ito, size na ito medium for Asian size. Then, kung gumagamit ako ng Euro brand na helmet na medium din, sobrang skip siya sa akin. Sobrang napaka-uncomfortable to the point na pati yung tenga ko sumasakit. Still with this helmet, hindi naman ganun siya kasakit sa tenga, pero may nafe-feel ako. Hindi ito dahil sa wrong size ng helmet, kundi dahil sa shape ng ulo ko. Kasi alam nyo naman, mahaba-baba ako, di ba? Ano kasi to, ang KYT is more on medyo bilugan na ulo. Hindi siya ganun dapat na mahaba ang baba. Si Baba, Baba. Si Captain Baba. Pero yun nga, nakaka-feel ako ng medyo masakit sa tenga, na ipik yung tenga ko sa KYT NFR na to. Still, depende pa rin kasi yan sa ulo mo pagdating sa ano. Pero pagdating sa comfort, like itong mga foam, itong pads niya, sobrang comfortable na ito. Sobrang sarap sa ulo na ito. Para lang ako nakaunan, kumbaga. Kasi may mga nagamit na akong helmet na antigas. Antigas ng foam to the point na parang ganun na ganun tulog ako. Na ganun yung itsura ko. Pero with this helmet, particularly yung foam niya, magandang klase. And then, ano rin siya, washable, detachable, ganyan. Pero magaling mag-absorb ng pawis sa ulo natin. Unlike sa ibang helmet na parang kapag ginawa kami yung foam, nakaka-feel ka ng basa. Di ba? Parang nakaka-anong feeling. But still, with this helmet, good absorbent siya. Then yung lens niya rin, guys, pinlock ready. Kung mapapansin nyo, meron ng ganito. Meron ng parang ano, tornilyo na ewan. Pinlock ready, ibig sabihin, pwede ka maglagay ng anti-fog, na anti-fog film para iwas fog, ganyan. Pero sa napansin ko kasi sa helmet na to, hindi siya ganun kabilis mag-fog eh. Yun ang nakakapagtaka sa helmet na to. Hindi siya ganun kabilis mag-fog. Still, nagpa-fog. Pero may existing yung fog niya. Yun nga lang, hindi ganun kabilis. Unlike sa iba na konting buga mo lang ng hininga or ng hangin mula sa katawan mo, nagpa-fog na agad. Then, ang maganda pa sa helmet na to, guys, is yung price. Pagdating sa price, kasi yung price niya compare sa ibang mga high-end brand katulad ng ibang Italian brand, ganyan. Pagdating sa graphics kasi, kung titignan nyo, comparable siya sa mga high-end na motorcycle helmets, diba? Tulad ng mga, yung mga Italian brands, ganyan. Itong KYT na Track Red, KYT Pirate, it costs around 6,800. Yung mga graphics nila, yung mga iba-ibang graphics ng KYT NFR, usually nasa 6,800 ang price. And then yung Track Red, Track Gray, ganyan, yung mga mono graphics, mono colors, ganyan, nasa 6,500. For me, maano na yun, sobrang affordable, mura na yun. Kasi kung titingnan nyo yung quality-wise, sobrang bang for the buck na ang helmet na to, yung tutusin eh. Kaya nga, kung mapapansin nyo, ang daming naka-KYT helmets. Di ba? Ang daming riders na naka-KYT helmets ngayon. Unlike dati na sobrang, konti lang ang taong gumagamit, di ba? Ngayon, sobrang dami nang gumagamit ng KYT helmets ngayon. Ang dami ka na talaga makikita. Halos lahat na yata ng rider gumagamit na ng KYT helmet. Kasi napakagandang quality naman talaga. But yun nga, hindi ako pagiging bias, guys, pero may mga napansin ako issue dito sa KYT NFR particularly since ito lang naman nagamit ko. Unang nakita kong issue, and madalas naman na tinatanong na sa akin to, shoutout sa mga nagtatanong, and yung wind noise. To be perfectly honest, guys, yes, existing ang wind noise ng KYT NFR. Pero hindi naman siya yung parang annoying na pagdating sa ride. Kasi may mga nagamit na akong helmet na konting takbo lang, parang ang sakit na agad sa tenga. Dito sa KYT NFR, yes, mapapansin nung may wind noise siya for around maybe 40 kilometers or more, ganun. Pero hindi siya ganun ka-annoying, kumbaga. Kumbaga, tolerable naman siya, kaya mong tiisin, ganyan. And sa isa ko pang nakikita na problema dito sa wind noise nito is yung ventilation. Sa vents nito, meron siyang tatlong intake na papasok na hangin, and then meron siyang apat na outtake.
Eto. Eto yung isang vents. Nandito sa likod ng spoiler yung vents ng isa, yung exhaust vents. Then meron din dalawang malaki dito. Na kung mapapansin nyo, pag pumasok yung hangin dito sa loob ng helmet, imbis na lumabas sa exhaust vents, parang nangyayari, umiikot lang. Kasi pababa yung, ano, yung exhaust ng vents ng ano, itong KYT NFR. Imbis na lumabas nga, parang iikot lang sa loob ng helmet yung hangin. Kaya nag-i-exist yung, ano, yung wind noise na napapansin ko. And napapansin din na lahat na wind noise. And then isa ko pang nakikitang issue, yung stock na face shield nito. Nung unang gamit ko kasi ng NFR, binyay ko yun ng Bicol, yung NFR Lightning ko. Binayay ko ng Bicol yun. Then, nung pauwi na ako, inabutan ako ng ulan. Ang lakas ng ulan nun. Ang isa ko nakitang problema, lumalabo yung lens. I don't know kung defective ba yung lens or lahat ng lens ganun. Kasi itong lens na to, itong particularly, itong lens na to, hindi siya lumalabo eh. Hindi ko na ba't hindi siya lumalabo. Pero yung clear lens na stock, nang galing sa KYT NFR ko doon dati, nabasa lang, pinunas ko, ang labo na. Hindi ko alam ko nung bakit ganun ang nangyari. Pero yun nga, ang labo na agad. Then, ang isa pang issue rin na nakita ko sa mga NFR, hindi lang sa NFR to eh. Mostly ng helmets, ganito ang nakikita kong issue. Nagkaka-scratch dito sa taas. Dito sa taas na to guys. Sa shell ng mismong helmet. Kapag inaangat yung face shields. May mga nagamit yung sa KYT NFR ko and kay Casey ng helmet namin, may scratch na yun dito. Pero yung isa ko pang helmet, which is LS2, ganun din, may scratch na rin siya dito guys. Ngayon, etong ano, to be honest, eto meron na rin. Meron na rin siyang konting scratch dito kung titingnan nyo. Ayan, diba? May konting scratch na rin siya, kakataas baba ng ano, ng face shield. Kaya ano yan, keep in mind yan guys, kasi kada taas mo, nagkaka-scratch yan. Mag-existing talaga yung scratch. So, yun ang napapansin kong issue ng KYT NFR. Still, for its price, very 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 affordable na siya. And at the same time, comparable na rin siya sa mga high quality helmets. Kasi may mga helmets na yung shell niya, mafe-feel mo na parang ang nipis eh. Ang nipis ng magkakagawa eh. Whereas etong NFR, alam mong ano, sturdy. Yan nga, hindi ko nga mapisil eh. Unlike sa ibang helmet na kapag pinipisin mo, mapipisin mo talaga eh. So, yun. Yun nga guys, yun ang ano ko sa KYT NFR. So, yun nga, hindi naman ako expert sa pagdating sa pagbigay ng review with this helmet. Pero, more on ano kasi talaga ako, impression, kung ano yung na-feel ko, kung ano yung experience ko, gusto ko i-share sa inyo. Still, yun nga, sana nagkaroon kayo ng idea with this particular helmet. And, pasensya na guys kung medyo mabilis ako magsalita or what. Sa totoo lang, ngayong gabi na kasi kami babiyahe pa Ilocos. Mag-iiwan lang ako ng vlog sa inyo. Tapos i-upload ko na rin sa channel ko. Kaya once na-upload to sa channel ko guys, for sure, ano na, na either pa-uwi na kami galing Ilocos or bumiyahe na kami pa-pagod-pud. Ganyan. So, yun nga guys, iniwan ko lang yung vlog na para sa inyo. Kasi nga, yun. So, sa mga interested, bumili ng ganyan klaseng helmet, visit lang kayo sa shop ni Sir Kengo na located sa Dasmariñas, Palapara, Cavite. And meron din siya ng Shopee. Ewan ko lang kung open na yung Shopee nila. Then, kung gusto niyo makita yung mga lineups ng mga products nila, marami kasi sila binibenta, hindi lang KYT. Meron din sila mga jackets, apparels, ibang brand like HJC, Spider, ganyan. And kaya visit nyo lang itong page niya guys, nandiyan sa description box. And lastly, meron din akong vlog pagdating sa ano nila, sa shop nila, kaya check nyo na lang sa description box din yung vlog ko na yan guys. So yun, pasensya na ko hindi ko na-cover yung iba pa yung pang tanong, pero madalas ko kasi nababasa yung sa wind noise. Yes, may wind noise, pero it doesn't affect my riding experience naman. So eto nga, yun nga. Medyo napagod ako kasi na. Anyway guys, maraming salamat sa pag-load, sa pag-like, sa pag-share, maraming salamat sa pag-comment. Pasensya na kung medyo mamadali talaga ako. So yun, you all know the drill guys. When in doubt, throw the lead out. Yeah. Still, ride safe.